Saan ka nag-birthday noong August 2022? Nag-celebrate? Hindi ko matandaan po yung roto, pero pag nag-birthday po ako, sinosurpresa po ako nila. Alice? Ko po sila Ate Che. Sila Alice? Hindi po ako yung hindi, meron kasi ako litrato rito. Kuha mo ito nung birthday mo noong August 22. Yan ang happy birthday. Alam mo po saan to? Hindi ko po makita yung malayo po. Oh. Sa Alphaland Baguio Mountain Lodge. Familiar ka? Are you familiar with it? Ayaw po, pero na. Hindi ba doon yun? Diyan po, yaro na. Okay. So, kahit malayo pala pag tinato ko na, alam mo? Yung sinabi niyo pong Alphaland na alala ko. Member ka? Hindi po, yaro na. Hindi ka member? Hindi po, yaro na. Okay. Salamat. Alice? Alias Alice? Ikaw ba nag-attempt na bumili ng bahay sa Alphaland Baguio Mountain Lagoons? Opo, pero hindi pa nag-attempt. Magkano? Hindi ko po maalala po, hindi ko natuloy. Pero nag-attempt ka bumili ng mag-purchase? Nag-buyer po. Ha? Naging buyer ka. Kailan? Hindi pa namin po maalala ng year po. Hindi mo laging gano'n ang sagot niyo, no? Hindi niyo maalala. Papaalala ko siya, November 10, 2022. Alright? Hindi natuloy. Bakit hindi natuloy? Bakit nga? Hindi lang pa natuloy. Bakit nga? Opo, pero hindi... Bakit nga? Hindi pa natuloy. Eh, nagpa-purchase ka, nag-apply ka ng bibili ka ng bahay. Sabi mo hindi natuloy. Bakit nga hindi natuloy? Hindi lang tanong ko sa'yo. Opo, hindi lang po natuloy po. Sinungaling to itong papayitang to, ha? Okay. You signed an agreement on November 10, 2022. To purchase a lago worth $95,200,000 for a lago home. Is it true? Opo, pero hindi ako natuloy. But you attempted to purchase. And that's why I'm asking you, bakit hindi natuloy? Po, Waping, ano yung rason na hindi mo tinuloy yung purchase? Kulang pa yung funds. Hindi ko po natuloy. Kulang yung funds? Eh, marunong ko pala sumagot eh. But you attempted to buy. So may capacity ka to buy a lago home worth 95 million? Gusto ko kumuli pero hindi po natuloy mo ito. Saan mo sana kukulin yung funds? Kung sa kasakaling natuloy? Natuloy. Hindi po natuloy dahil hindi po na kompleto po yung... O magkano din ang payment mo? Down payment po is 15% po yata. So hindi mo na na-recover down payment? The full fit na ba yun? O yung sinuli siya yung Alphaland? Wala pa pong usapan po din. So ano mangyayari sa 50% down payment ko? Hindi mo na susubukan na i-recover? Hindi na tuloy? I-recover po. I-recover po. So, ikaw ba nagbigay ng birthday bash kay Mayor Kalugay? Kasi, lagi, nagkakatugma talaga lahat eh. Sa t-shirt, sa bag, pati sa Happy Penguin, pati dito sa Baguio Alphaland. Hindi po. Ha? Pero nandito ka nung ano, the birthday niya. Sa Alphaland? Nakarating na po. Ang tinatanong ko kung nagbuka sa birthday niya. Ano? On the mic, please. Nandun ka? Okay. That's what, Madam Chair. Madam Chair, before we suspend, because considering that I am next to ask questions, Madam Chair, and thank you very much for giving us the opportunity to ask questions next hearing. Thank you for that, Madam Chair. Let me just put into the records and propound the statements made by Senator Wynn and our dear colleagues here that it is crystal clear na yung funds na pinafunnel, Madam Chair,
yung profit sharing between Lucky South 99 and Zun Yuan, pati yung pagbili ng mga ari-arian ni Alias Alice, eh kitang-kita po natin kung saan ang gagaling. Hindi po sa legitimate business transaction. Kanina nung wala si SPPT, Senator Jinggoy, yung walong lupa sa Las Piñas na bili niya, pero hindi kumikita yung source of income niya na kumpanya, no? And just to put on record lang din, Mayor Kalugay, tama po itong sinubmit niya na SOSE, no? 2019, 45,000 ang expenditure niyo sa SOSE. Sa sinubmit niyo po ito sa COMELEC. Dito po sa akin yung kopya. At tapos yung 2022, 55,200 yung inyo pong expenditure. Is this correct, Your Honor? Sa public document. Opo, Your Honor. Okay. So, wala akong naniniwala dito sa amin na ito lang yung ginastos po ninyo. At last but not the least, gusto ko lang pong alamin sa PAOK, dahil yung PAOK yung pinaka natutuwa tayong may nangyayari. Sila na lang yung tatanungin ko, Madam Chair, yung pong kung paano kaming makakatulong para madakip, maka-issue. I don't know kung naka-red notice na itong mga salary na ito, itong sila Wang Ziyang, sila Zhang Ji, at higit sa lahat yung Duan Renwu. Yusek, nabanggit mo kasi dati na parang one of the bosses itong si Wang Ziyang. Ako ho, may personal ako na pinagtutugma na parang ang talagang boss at kinatatakutan itong Duan Renwu, dahil ito'y Chinese police officer. Maraming mga tauhan na Chinese military officers na nandito na sa Pilipinas, na sila yung nag-execute ng mga nais i-execute, whether it's kidnapping, torture, etc. So parang ang nagiging dating ho sa akin, no? And this is just my personal point of view. Pagka nagpunta ho doon sa Batam, nagpunta sa Jakarta, nagpunta sa Singapore, nandun ho eh, sumasama itong mga individuals na ito kay Duan Renwu. Kaya parang feeling ko, dito sila may takot, mayroong bearing. So, I'm not sure, no? He's probably the big boss of all of this. Or kung hindi man siya yung big boss, siya talaga yung kinatatakutan. So again, going back to my only question that I'd like to raise, ano yung pwede naming magawa? Ano pa yung status kung paano natin na madadakip itong mga ito? Nasa red notice na ba sila? Ano ba yung hinihintay para magawa po natin ito? Dahil I think ito yung dapat nating pagtuunan ng pansin, dahil sila yung tunay na nanggahasa sa ating bayan sa pamamagitan ng pag-flourish nitong Pogo hubs at itong mga karumal-dumal ng mga kriminalidad dito sa ating bansa. Please. Yusek Cruz, briefly please. Yes, sir. Madam Chair, yung ginagawa po nating hearing dito, malaking bagay. In a way, ma'am, tingin ko lang, ma'am, nakatulong ng malaki ito para makuha natin yung mga dapat makuha sa ibang bansa, even without the red notice. Kung mapansin nyo, ma'am, kinausap ko, ma'am, yung mga counterparts natin, kasi nakikita nila, ma'am, yung bigat ng problema eh. And even without the red notice, umaksyon sila. I think without the red notice, pero kami, sir, on our part of the, on the part of those who are investigating the case, sir, for Rockman and other bogus, pinapailaman po namin yung mga kaso. Pero matagal talaga, ma'am, yung red notice eh. Kailangan magkaroon muna ng warrant bawat isa eh. Pero ma'am, kung ganito kaingay at napapansin ng mga counterparts natin, on their own money daw sila. We're expecting the warrant to come out anytime soon, is that correct? We have filed cases already, but as of today, sir, puro blue notice lang tayo. Nakamonitor lang po sila lahat. But once the warrant comes out, sir, then we can get na everyone. Thank you, Mr. Speaker. Salamat, Madam Chair. Salamat, Senator Joel. Last on the list for today, dapat sana si Senator De La Rosa, unless gusto rin ninyong sa susunod na hearing na. But ngayon, short. All right. You have the floor, Senator De La Rosa. Thank you, Madam Chair. Alice, si Wesley Gu is your brother. Am I correct? Ngayon, there is an information na magkasama sila ni Wang Ziyang ngayon somewhere, kung nasa Hong Kong o sa Singapore ba. Are you comfortable with that information na magkasama silang dalawa? Honestly, wala pa akong idea po. Hindi ko po alam kung magkasama sila. Asking about the idea.
okay, being your brother, itong si Miss Ligo, komportable ka na magkasama sila ni Wang Siyang doon sa ibang bansa? I assume po hindi ko sila magkasama. Hindi pa ako comfortable po. Dating kasama, magkasama sila. Komportable ka, hindi? Hindi. Do we know the reason why? We are helping you here. Papa, sorry po, I refuse to answer. Hindi ka komportable? Hindi pa ako comfortable po na sabihin ko. Pero hindi pa ako comfortable po na magkasama. Magkasama sila. Okay. Thank you. Next question, Alice. Kung hindi ka na-aresto sa Indonesia, anong next plan mo dapat? Halimbawa, hindi ka pinakialaman ng Indonesian authorities. Anong next plan mo? What's your next move? Supposed to be your next move. Actually, honestly po, Sen, nag-uusap po kami na uwi na po ako dito sa Pilipinas. Uwi sa Pilipinas? Haharapin ko po at magpapaliwanag po ako. Wala kang plano na umuwi ng China? Ang plano ko po ay bumalik po dito sa Pilipinas. Dito po ako. About China? Pwede at entertaining dito at umuwi ko China? So, at saka sa Indonesia, Dr. Rosa, if I may, sinabi ni mo, Buhuaping, balak mo sana, gusto niyo sana bumalik dito at magpaliwanag. I highly encourage you to do that during this healing. Magpaliwanag hanggang kaya mo. I think you know what I mean. Senator De La Rosa. I'm just, asking this question because I was entertaining some conspiracy theorists putting forward the theory na itong si Alice Go ay posibleng isang sleeper cell agent ng China na pinadala dito sa ating bansa. Well, yun nga kaya ko tinanong kung gusto niyang next move niya from Indonesia is going home to China kasi the safest place for a sleeper cell agent is to go back home, yung home base niya. Safe na safe siya doon sa China kung if indeed she is a state agent of China. Kaya nga tinatanong ko, so wala kang balak pumunta China? Wala po, before po nangyari po yung sa Indonesia po, nag-uusap na po kami na consider ko po talaga na ang next move ko po ay babalik po ako dito sa Pilipinas. At saka sigurado. Senator De La Rosa, bago kayo magpatuloy, acknowledge ko lang yung pagdating ni Senator Bong Revilla na kasamang magtatanong sa susunod. Thank you. Thank Senator De La Rosa. Kaya siguro ayaw mo pumunta ang China dahil involved ka na po ko. Siguradong katay ka sa gobyerno ng China pag umuwi ka doon. Dahil galit na galit ang gobyerno ng China against Pogo. Am I correct? Sen, hindi pa ako involved po sa Pogo. At in fact, yung tatay ko po nasa China po ngayon. Hindi po yan ang reason kung bakit di pa ako pupunta ng China. Ang reason ko po, babalik po ako dito sa Pilipinas at magpapaliwanag ako dito at haharapin ko po kung ano man po yung mga allegation ko. Correct. But you cannot remove the fact that ikaw ay involved sa Pogo. With that, you deny it or not. Kaming lahat dito naniniwala talaga na involved ka sa Pogo. Kung mag-insist ka, you can tell it to the Marines, not to the policeman. Okay. Next question. Merong sinabi si former, ay si General, wala pa ko dito kaya, General Villanueva, retired General Villanueva, na meron daw isang former chief PNP receiving a monthly payroll from you. Pwede bang malaman kung sino itong former chief PNP? I'm concerned because I am a former chief PNP. Baka mamaya,
mayroong lalabas na script dyan na si Bato ay tumatanggap ng pera galing sa'yo. Wala akong ganun pong nangyayari. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala akong kilala po ba ako? Nakita ko po kayo in person nung andito na po sa Senate po. Before that, nag-meet ba tayo in person? Never po. Sigurado ka? Sigurado And po. Silpi. May selfie ka sa akin? Selfie, wala po. Nag-cross mo lang tayo sa isang mall. Nakita mo ako. Hindi mo ko nakita sa isang mall? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Sinikuro ko lang dahil baka mamaya may lalabas na script dyan na ako yung former champion pin at matanggap sa iyo ng pera. Laruhin ko lang ito. Ikaw yun. So, General Gonzales, pwede malaman from you kung sino yung former champion pin na sinasabi niyo na tumatanggap ng monthly payroll from Alice po? Your Honor, I don't have any confirmation, but I'm sure you're not the one, I think so. Thank you if I'm not the one. Yun lang, siniguro ka. Thank you, General Villanueban. Thank you for that information. Alice ko, marami mong question ni Madam Chair, pero baka... Ha? That's all for me, for now, Madam Chair. Salamat. Thank you. Salamat. Next ko na. Salamat kayo, Senator De La Rosa. So, isususpend natin yung questioning nyo at magpapatuloy sa next hearing together with Senator Bong Revilla and of course Senator Joel and Senator JB. Madam Chair, may I just remind the resource persons to comply with our request dun sa protocols, Madam Chair, because we have been waiting for so long and we're about to culminate the not just the hearing but the committee report that we are preparing. So we need the different agencies of the government to comply with our requirements, Madam Chair. Thank you. Salamat din, Senator Joel. So yun po, lahat ng agencies mag-submit please soonest kasi more than a month nang hinihintay ito. Ano ba yung protocols niyo doon sa intelligence work and investigation, at ano yung nabuo yung theory as of today kung paano nakatakas si nagmuhuwapin dito sa Pilipinas. Ngayon din kay Mayor Kalugay, iniintay po namin yung sal-end po ninyo at saka yung Senate President Pro Tempore, yung zonal value ng lupa dyan sa Suwal, sa inyong bayan, Mayor. Alright. And then bago yung brief remarks ko, bago kami tayo mag-suspend itong hearing, kasama po ng PAO, nais ko ring pasalamatan ang National Bureau of Investigation at pati ang Anti-Money Laundering Council po sa inyo ring pagtatrabaho kasabay ng aming investigasyon, lalo na po dun sa case build-up at saka yung case filing. So maraming salamat din sa NBI at saka sa AMLA. Colleagues, hindi lang dating mayor ng Bamban ang sangkot sa questionableng mga negosyo. Pati mayor ng Suwal, Pangasinan, lumalabas na kasosyo rin niya. Ngayon, nakakakita pa din kami ng iba pang mga nakakagulat na transactions between Guo Huaping and the companies associated with Mayor Kalugay. And despite all the lies and evasive statements thrown around during this hearing, one important point has emerged that there is an allegation no less than a former chief PNP is implicated in the escape of Guo Huaping. Malaki po itong balita at nakakilabot pakinggan. Tama nga na ang Pogo money ay umabot na sa pinakamataas na baitang ng ating gobyerno kung totoo ito. Kung hindi natin tigilan ang salot na ito, baka tama nga na the next president, the next senators, the next local government leaders of our country are bankrolled ng Pogo money. Ipo namin lahat pahihintulutan ito. Hindi kami papayag na ang bayan natin ay maging pugad
ng mga masasamang loob o maging playground ng mga pugante. Miss Sheila Guo, hinihingi ko sa iyo, sana ay sumagot ka ng tapat. At kung totoong wala kang kasalanan, huwag ka matakot. Ituro yung mga taong malinaw naman na gumamit sa iyo. Guo Huaping, the committee has not lifted your contempt citation. We will continue to request your appearance from the Valenzuela Court for our succeeding hearings. Mayor Kalugay, hindi pa po kami tapos sa pagtatanong sa inyo, so please make yourself available in succeeding hearings. Opo, Madam Chair. Salamat po. At sa lahat ng may ubos na pasasalamat, thank you, and this hearing is suspended.